We would like to give you tips on ang lakas. Alam mo rin sa mic yung sip-sip mo, ng higop mo. Hello. Hello. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Valentine's. Bale, pero tapos na yung Valentine's pag-post ko nito. I'm planning to post this. Hindi, meron daw pang Feb 15th. Oo. Yun daw yung second Valentine's eh. Para sa mga mistress. Mga kape. Hindi, at saka since ang marami mo si-celebrate ang Valentine's during the weekend. Yes. Kasi Thursday yung Valentine's. Oh, so anyway, so this is our Valentine's Day episode. And ganun. Oh. Ayun. Ganun din ginawa natin dati. No? Ang topic natin today is mga affordable ways to say I love you. Oh, wow. Affordable ways to say I love you. Uh-oh. I like that. Ah. Okay. So, ang basis natin ngayon is... Ako, may basis pa. O, siyempre, hindi tayo pwedeng basa-basa lang, di ba? Kasi merong libro na sinulat si... ano naman yan? Si Gary Chapman, yung 5 Languages of Love. Related to Tracy, no? Hindi. sige. Si Gary Chapman. Oo. Sabi, meron kasi siya sinabi na merong 5 languages of love, ang love. Ibig sabihin, 5 ways love to express your love to your partner, to another person. Your significant other. Oo. And it's important to know ano yung language ng partner mo at alamin yung ano yung language mo. But in any case, hindi natin i-discuss yun. Ang i-discuss natin is we will enumerate yung 5 languages of love. And then, ano yung ways na pwede mong ma-express yun na hindi magastos. Okay. So, sabihin muna natin ano yung 5 languages. Oh, hindi ko alam yan. Hindi mo alam yan? Okay. Maray ko dyan. Well, not in any particular order. Ang pagkakaalala ko ay, of course, giving gifts. It's a way to... Gusto ko yan. Tapos... I like gifts. Okay. Giving quality time. Cutie. Okay, quality time. Okay. Tapos, giving words of affirmation. Okay. Ano ito? Bulahan? Ganon? Pwede. Huwag naman siguro. Maganda mo, ganyan. Oo. Physical touch. Ay, gusto ko rin yan. At saka, giving service. Oy, or devotion. Okay. Gusto mo kasi pinagsisilbihan ka, di ba? So anyway, unahin na natin yung pinaka-challenging financially, yung giving gifts. Ah, giving gifts. Oo, yun yung pinaka-financially challenging doon sa 5 languages eh. Mm. So, paano ka ba makakapagbigay ng regalo na hindi masyadong mahal or kung pwede nga, libre lang. Para naman ang kiss kung, sige, ako? Hindi, kasi pag sinabi kasing gift-giving, talagang something physical na ibibigay. Ako? Well, sometimes kasi, pag meron ako mga bursts of inspiration, nagsusulat ako ng poem. Ah. So, yon, nagsusulat ako ng poem. So, something that you created. Oh, something na ginawa mo. Kahit na, saka ano siya, I really handwrite it. Sinusulat ko talaga. Kasi maganda lang yung sulat kamay ko eh. Ah, talaga? Nag-calligraphy ka ba? Hindi, basta. So, saka may kita mo yung labor of love. So, I handwrite it even on a simple paper. Ayan, sinusulat ko talaga. I write poems or minsan pag sinisipag, medyo prose naman ako. Like, I remember this one time, ang regalo ko is ginawa kong medyo prose na essay tapos free name ko. Yun. Tapos yun ang niregalo ko. Yeah. Actually, hindi mo kailangan magbigay ng mahal na regalo. Ang important is something meaningful. Kahit na simpleng bagay lang. Basta merong kasamang explanation. Bakit? Even yung mga, if you're into handcrafts, pwede ka rin gumawa ng okay. Basta, pagdating sa gift giving, you don't have to buy something expensive. Hindi. Dapat meaningful. Pwedeng yung mga past pictures nyo dati, tapos gawa mo ng collage, ganyan. Pwede. Or, kuwari, may nakita kang
chocolate sa supermarket, may mga maliliit na chocolate sa ano ba, 20, 30 pesos nga, lang, di ba? Chocolate lang, masaya na eh. Yes, oo. Tapos, you can give it anytime. It doesn't, there doesn't have to be an occasion, di ba? Oh. Pwede mo siyang ibigay na wala lang, I just want to sweet na things. Oh, sweet na things. Or mga small throughout the day, lagyan mo like, kunwari favorite na chocolate, so bigyan mo siya every hour ng chocolate. Mm-mm. Or di ba, tas favorite niya, ganitong chocolate. So, you know, every hour may pag-aroon. Yes. So, yung mga little things, basta full of meaning. That's, yes. Make it meaningful. A great way to say I love you. Pwede yung tagline nyo na, make it meaningful. I-trademark na natin. Yeah, hashtag. Okay. Ano yung pangalawa natin sinabi? Quality time. Oh, quality time. Oh. So, kasi pag sinabi... May discount card ba to? Uy, ano tayo? General patronage tapos, lang yung videos natin. Tapos magugulat ka, nanalo ka ng cellphone. Tapos nakamaskil pangalan. Alam, hindi ko alam yan. Ikaw, nabasa ko lang sa social media. Kung saan ka pupunta eh. But kasi pag sinabi quality time, ang immediate na ang isip na, immediate na nag-isip ng mga tao is mag-travel, diba? Pero kasi, kung nagtitipid ka, how do you have quality time with your loved one, no? Sabi with your partner. Ano, sabi nga nang hindi masyadong magastos. Let's spend time, not money. Oh, di ba? So, how do you ako, do that? Like dito, sa village namin, meron kaming malapit na park. So, you know, I can make breakfast. O, lahat ng gano'n. Tapos picnic. Mag-picnic lang. Oo. So, you don't really have to travel far. No. You don't have to go somewhere expensive. Mm. I think minsan, very simple na bonding na quality time is Netflix and chill. Ayun. Oh, nasa bahay lang kayo. You can watch a TV series together, watch a movie together, or mag-board games kayo. Even yung Tapos matalo mag Or even doing household chores together. Valentine's household chores. Kasi kung in love kayo, araw-araw naman Valentine's, di ba? So, we're not really focused on just Valentine's, but making the relationship work and giving, saying how much you love the other person. So, parang yung house, no? Pareho kayong inaayos yung bahay. Oo, kasi it's a great way to spend time together also. At the same time, being productive, di ba? So, pag sinabing quality time, it's not really having to go somewhere, yun nga, traveling and all. Basta magkasama kayo. Basta pwedeng, kasama kita. Yes. Ang important dito is you are giving your attention to the other person. At walang cellphone during that time. Oo, syempre. Wala mo ng gadget. Oo, pag babe time. Alam mo ba kung saan movie galing yun? Hindi. Ay, sorry ka na lang. Anapin mo na lang. Sige. Alam niya ng mga readers at ko. Alam niyo yung movie na yun, i-comment nyo sa comment section. No? Sige. Para sa mga babe. Pag babe time, babe. Ang alam ko lang babe yung baboy. Anyway, so yun yung number 2. Ano yung number 3 natin? Words of affirmation. Ah, words of affirmation. Oh, yan, dyan ka magaling kasi magaling ka mambona. Oh, no! Ang gabo mo ngayon. Thank you. Thank you naman. Words of affirmation. Yes, so I think this is one of the most affordable ways to express how much you love the other person. Just, alam mo yun, remind them why you love them, di ba? What are the little things that parang ano, no? I love you because da-da-da-da-da-da. Oo. Alam mo, minsan, yung mga little compliments na tipong ang ganda-ganda mo ngayon or ang sarap ng luto mo. Uy, ang sexy-sexy mo ngayon. Mas kinamukhang sa ako ng bigas. Ay, siyempre, siyempre dapat sincere tayo. So, is it na sabihin mo yun, maghanap ka ng ibang pwedeng i-compliment sa kanya. Oh, sige, paano mo sabihin? Wala, yung mukha sa ako ng bigas. Oh, paano mo i-compliment? Parang ang sarap-sarap mo ngayon. Andy Rice. Ako, meron ako. Ano? There's more to love. Mayroon akong friend na meron siyang post-it notes na iniiwan doon sa bag or sa banyo. Pwede. Alam mo yun, mga little things, mga simple gestures. Tapos pwedeng ano, no? Pwedeng pagising niya, di ba? Sa lampshade, may post-it doon. Tapos kunwari, kumakain kayo ng breakfast, sabay, di ba?
So, yung dadaanan niya along the way, papunta dun sa lamesa, o di, nakalagay din yung mga different forms of affirmation. Yeah, at saka at the same time, you really need to give them support doon sa ginagawa nila. So, for example, papasok na sa opisina yung partner mo, you can always tell them na parang girl, ang pangit ng makeup mo, girl. Hindi. Pero sabihin mo na parang have a magdududa si girl nun. Ay, di ba? Bandanala. Kunwari, alam mo na yung partner mo meron siyang important meeting sa office, di ba? Okay. So, before siya umalis sa bahay, pwede mo sabihin na good luck sa meeting mo. I know that you can do it. I believe na maganda yung magiging meeting mo mamaya. Mga words of affirmation. Kaya nga, gano'n, no? Tapos, syempre, pagdating, give naman yung listening in. Oh, what happened? That's over dinner. Oo. Yun na yung quality time niya. So, alam mo yun? Babe. Yeah, babe time. Babe time. So, hindi mo kailangan gumastos, di ba? Kailangan magaling ka lang. Humbola. Hindi. Magaling ka lang hanapin kung ano yung mga little things na kaya ka nailove sa kanya. So, just give them compliments. So, rediscover. Rediscover the little things that made you fall in love. Yeah. So, number four. Ano yung number four? Service ba yun? Hindi. Physical. Ako, libre lang yan. Libre lang sa akin yan. But, of course, beyond the obvious, kasi, diba, beyond the obvious expression of physical love, iba pa rin yung nag-holding hands kayo. Kunwari, lalakad kayo sa mall, yung mga simpleng holding hands, diba? I actually know several couples na it's their habit to hug each other for several seconds in the morning. It's the first thing that they do in the morning, or it's one of the things that they have as a morning ritual na when before they start their day, they kiss and hug each other for several they hug each other for several seconds, just being there in the moment, feeling each other's hug and warmth. And then, alam mo yun, afternoon, it's a great way to start your day kasi you feel loved. Alam mo yun, you feel someone is there for you, etc. So, it affects the rest of your day. Sabi nga, di ba, parang you hug a person like 3 or 5 seconds. Basta may nabasa akong ganun. Oo. Kaya ako, pag may mga pag may mga kaibigan akong medyo suplado, sinasabi ko, alam mo, kulang kasayakap siguro. Akala ko hinahag mo. Hindi. Yeah, actually, that's partly true. Sinasabi ko, alam mo, feeling ko kulang kasayakap lately, no? Hindi ka nahag during childhood. Kasi meron talagang effect yung hugging, no? Yung mga doctors natin na nanonood, pwede niyo i-share sa comment section. Oh yeah, please. Ano yung benefits of hugging, no? Kaya nga may mga hugging session. Mga free hugs na mga alam mo events. Alam mo 'yon? Email us. Ang ganda ng free hug din nila. Ne. Kasi meron talaga siyang health benefit, okay? More than yun nga, more than the good feeling that you have, meron talaga siyang physical manifestation. And even if you have kids na mga daughters, you can date, di ba, if you're a dad? Yeah. Di ba? Like me, no? So, you can be their first Valentine. Tapos, give them a tight hug. Yes, yes. So, last is yung service. Ay, teka, may dadagdag pa pala ako sa ano. Kung, for example, nasa bahay kayo, di ba, since, ano yun, physical? Oo. Kuha ka ng, kunwari, may oil kayo, baby oil or something, edi, pwede mo siya i-massage. Kunwari, kung hindi ka marunong mag-massage? Hindi, basta i-try. May YouTube naman eh. Diba? Kunwari, during the day, wala siya. YouTube ka lang during lunchtime. Mm-hmm. Free massage. Tapos kunwari, yung kanina, di ba, galing ng office. Tantric massage, ganyan. Pwede ba? Mga zen, ay may, whatever. Joke Shiatsu. Hindi, kunwari, massage mo yung paa. So, you know. Ah, yes. Diba? Kunwari, pagod, ohan, ganyan. O, let me massage you sa feet. Yeah. Or sa likod, pagka, ano, tapos, yun. Yeah. So, massage is also good. Yes. Or, minsan sa ulo. Mm-hmm. Diba? Pag, minsan, diba, parang super stress ka na. So, yeah, even simple massage, diba? Mag-YouTube na lang kayo. Kaya, ang importante ay may, ano, may skin-to-skin contact. Yes. Alam, hangin. Masahing ito, ganun lang. Hangin. Yeah. Okay. Last yun nga, service. Service. Oo.
Which is, I think, hindi rin kailangan maging magastos. No, it's just giving, being devoted to your partner. Parang kanta, hopelessly devoted. Oo. Which is, an example, is yung kakasabi mo lang giving them a massage, alam mo yun. Oh, yeah. Acts of service. Or, diba? For example, pagtitipla mo ng kape, or pagluto mo ng breakfast, or pwede rin pagpa-plancha mo ng susuotin sa opisina, yung mga hindi mo normally na ginagawa ayon sa bahay. Kunwari ayaw na ayaw maglaba, hindi ka nagpa-plancha, so kumbaga isang araw lang naman eh pagbigyan mo na. So yun, for one day, kunwari siya yung parati na mamalengke, o di sabi mo, babe, Valentine's naman, ako na muna mag-market. Yeah, oh. Kaya mga simple. So, ayun. I think ang haba na ng ating episode. Oo nga. Dami ng ideas, so, ha? What we want you to realize is you don't have to spend a lot to express how much you love a person. Yes. And you can be guided with the 5 languages of love na sinabi namin. And find ways to express each of them in your own unique way. And be creative. Yeah, be creative and be sincere. Oh. Oh. Be sincere. Okay. Sincere. So I hope may nagustuhan. From that. Hard. So I hope may natutunan kayo this episode. Ako may natutunan ako. Nagustuhan niya. At nagustuhan niyo aming mga senior. So if you like this video, please give it a thumbs up and then share it with your friends. And then if you have any questions, you can always email us at admin@wealtharchy.com. And please don't forget to subscribe to our channel. So okay, bye-bye. See you next week. Bye-bye.